Ayo nu, mega love shoutout po sa lahat dyan, sa lahat ng nagmamahal kay Hardy, sa lahat ng nagmamahal sa aking tula, sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa aking channel, mega love shoutout po sa inyo lahat at maraming salamat. Sa lahat po ng members ng aking channel, maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Ayun. Ngayon po, nandito ako muli para bumigkas ng isang bagong tula. Isang tula na kapupulutan nyo ng araw. Ang tulayin ko pong ito ay pinamagatang kung sinong dapat sisihin. Yun, pero bago pong lahat, sa mga hindi pa po nakasubscribe yan, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe. I-click na rin ang like at saka ang share. At kalimbangin nyo na rin po ang ating kampana dyan para lagi kayong updated sa aking mga videos na i-upload. Ayun, eto na po ang tulang pinamagatang kong sinong dapat sisihin. Lagapak ang pinto nang siya'y umalis, at baka sa mukha ang matinding galit. Sa dalawa niyang kamay maleta ang bitbit, pagkat ang plano niya'y hindi na babalik. Kung sinong may mali ay walang umamin, laging pataasan, lagi ng panggigil. Pati pangunawa sila'y wala na rin, kaya minabuti tahan ay lisanin. Pero tila yata sila'y napabilis, pagkat merong supling silang naiipit. Sa paghihiwalay sinong magtitiis, bakit nga ba minsay di muna mag-isip? Sa tindi ng galit hahanap ng iba, kahit mahal pa rin ang kanyang asawa. Pati mga anak malilimutan na, sa bagong kandungan malululong siya. At sa bagong pugad na iyong itinayo, may bagong pag-asa ikaw na binuo. At sa dating pugad ikaw ay lumayo, iyong mga anak puso'y nagdurugo. Ikaw nga sa ngayon walang pakialam, at nawala na rin iyong pakiramdam. Ang dati mong anak di na dinadalaw, hanggang sa tuluyan mo nang kalimutan. Sa kabilang parte, babae matataw, pinilit buhayin inyong mga anak. At dahil sa tindi nitong pagsisikap, ang ngalang tagumpay naging abot balat. Nang iwat iniway parehong tagumpay, ang mga nagdaay lahat nalimutan. Ang binatang anak natutong manligaw, hanggang sa magpasyang sila'y magpakasal. Dahil kasintahan ay nabuntis niya, nais mamanhigan ang hiling sa ina. Kahit ang dalaga'y minsan lang nakita, kung mahal ng anak, wala nang problema. Dumating ang araw at ang takdang oras, ang pamamanhigan, handa na ang lahat. Pagdating ng bahay, ang pinto'y bumukas nang may dalawang taong labis na nagulat. Dating mag-asawa, ngayon'y magkaharap. Palitan ng tingin, hindi kumukurap. May gustong itanong, tinig di lumabas. Maputi ang kulay, dugo'y tumatakas. Hindi maitago itong pamumutla, at pareha silang kapwa na tulala. Hindi maapuhap ang mga salita, para bang umurong ang kanilang dila. Bilang isang ama, siya'y kinabahan.
gapang ang kilabot sa kanyang katawan. Tanong sa babae, anak mo ba iyan? Sagot ng babae, anak natin iyan. Kung gayo'y isa ang kanilang ama, sa maling panahon ay nagkakilala. Kung kailan ang mali ay maling-mali na, sinong sisisihin, ama ba o ina? Pero kung sino man ang dapat sisihin, sana kaibigan ay huwag mong danasin. Ito'y katang isip, minsa'y totoo rin. Sana'y merong aral kayo na napansin. Yan po ay isang katang isip na tula ni Harley. Kumbaga, sinulat lang natin yan ang paganyan-ganyan sa oras ng ating pamamahinga habang tayo ay kapag tayo nakakatapos ng trabaho. Yan po ang ating nagiging aliwan ng magsulat ng tula. Ayan po. Muli, maraming salamat. At muli, ingatan po tayo sa nanay ng ating Panginoon. God bless. God bless us all. Thank you po. All right. Bye-bye.